Wala raw dapat ipag-alala sa magiging supply ng bigas sa pagpasok ng panahon ng La Niña. Ayon sa National Food Authority, magiging sapat ang supply ng bigas. Katunayan, magtitriple pa ang buffer stock nito. May detalye si Clazel Pardilla. Bago patuluyang dumating ang mga bagyo at maramdaman ang epekto ng La Niña, handa ng supply ng bigas ng National Food Authority na gagamitin sa panahon ng kalamidad. Inaasahang titriple ang buffer stock ng bigas at papalo sa 126,000 metric tons ang inventaryo. Mas malaki kumpara sa 45,000 metric tons lamang na supply bago umiral ang mas mataas na palay procurement price na ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naka 2.8 million bags tayo ng palay, no? So, na more than triple yung ating stock inventory ngayon. Para kapag nag-request ang DSWD or ang LGU, meron kaming naibibigay na milled rice. No? So lahat yan, pinaghahandaan na natin. Hindi tayo dapat kabahan. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nakapako ang lingguhang average price ng bigas. Pero ramdam ang pagsipa sa presyo ng ilang gulay Tagalog na dulot umano ng bagyong aghon. Sa Commonwealth Market, tumaas ng 5 hanggang 20 pesos ang bawat kilo ng gulay. Yung ganitong klaseng repolyo, pakaraang linggo lang po mag 30-35 po. Ngayon? Medyo tumaas ng konti. Kano po? Naging 40 po. Papatolo yung po sa pichay po, bintahan po ngayon 80-70. Kano yung last week? 70-60. Dinanan tayo ng kalamiti ngayon. Siyempre, nasisira yung mga pananim. At saka, nahirapan talaga magbiyahin, lumabas ng mga gulay. So, kaya ang ilang mamimili, dumidiskarte na lang. Nagmahal kasi yung gulay. Dati kasi mura lang yung ampalaya, magkala dati to 60. Ngayon nag-80. Dati isang kilo binibili ko, ngayon kalakalahati na lang para magkasya. Ayon sa DA, aabot sa 21,000 hectares na mga pananim ang posibleng dinaanan ng bagyong aghon sa Calabar Zone, Bicol at Eastern Visayas. Binavalidate na ito ng ahensya. Wala pang namomonitor ang DA na pagtaas sa presyo ng farm gate dulot ng bagyo. Napaka-sufficiente ng supply ng highland vegetables natin. Ang medyo may challenge ngayon, yung lowland, kasi tapos na rin, no? Ang pinaka-peak ng harvest mo ng lowland vegetable, yung pinakbit na tinatawag, ay during April. Ang babantayan natin, yung mga nagsasamantala pag mga ganitong panahon. Nagsasagawa ang DA ng arawang price monitoring sa mga bagsakan at palengke. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.